Ang batas po ay ginawa para protektahan ang isang tao. You only need to understand what the law is. And also, do not be afraid, do not be ashamed na lumapit sa isang abogado. Welcome back to Peaceabilities. Armand Benko po, kasama natin, very able, man of the law, Attorney Rolando Delfin. Balik tayo na sa katanungan. Maari po bang kasuhan ng isang tao na hindi nagbabayad ng utang? Opo. Wala pong... Attorney, sabi nila walang nakukulong sa utang. Ay, hindi po. Iba yung tanong eh. Pwede mo po bang kasuhan ang tao na hindi nagbabayad ng utang? Sorry, ang tanong po ay meron po bang nakukulong, papaliwanag natin, Arman. Number one, pwede po bang idemanda ang isang taong hindi nagbabayad ng utang? Opo. Okay. Ang taong umutang ay hindi nagbabayad, pwede kang mag-file ng kasong civil or civil case. Pwede kang mag-file ng civil case for collection of sum of money with damages. Okay? Ngayon, kung ang inutang naman ay ang halaga ay hindi lalagpas ng 400,000, pwede kang mag-file ng complaint for small claims. Ano ngayon ano yung pagkakaiba? Ano po yun ulit? Yung bababa depende ng... Kasi, depende kasi sa amount ng utang eh. Kung ang inutang ay halaga ay hindi lumalagpas ng 400,000, kumbaga, sabihin na natin ang utang ay 300,000 lang, eh pwede kang mag-file ng complaint for small claims lamang. Oh. Yun ay ipinapile sa Metropolitan Trial Court. At napakasimple po nitong complaint for small claims. In fact, hindi ho kailangan ng abogado. Yung pong nagpa-utang, magpapile lamang siya. Meron na nga pong format yan eh. May ready-made format yan. You just have to supply the information. And then you file it directly with the clerk of court ng Metropolitan Trial Court where kung saan nakatira yung nagpa-utang or kung saan nakatira yung umutang. Mamimili ka kung saan mo ipapile. So kung ang halaga ay 400,000 less, mag-file ka na lang ng small claims na complaint. Hindi kailangan ng abogado, walang masyadong gastos at napakasimple ng proseso. Kasi ibibigay mo lang mismo yung complaint direkta sa clerk of court. Ngayon, kung ang halaga ay 400,000 above, hindi na siya pwedeng small claims. You have to file an ordinary complaint for collection of sum of money with damages at ipapile mo yan sa regional trial court na. So ang tanong, maari po bang kasuhan ang isang taong hindi nagbabayad ng utang? Opo. Ngayon, kung yung tao na yon ay nangutang, at nag-issue ng cheque para bilang security sa kanyang utang. Tapos yung cheque na yon ay nung i-present for payment ay tumalbo, pwede mo ngayon siyang pailan ng kasong kriminal. Okay. Yun po yung tinatawag na violation of batas pambansa bilang 22 or the anti-bouncing checks law. Ngayon, ang tanong, pag ikaw ay na-convict sa BP-22 case, pwede kang makulong. Ang tanong ngayon, eh, attorney, di po ba ang sabi nyo ay walang nakukulong sa utang? Tama po yun. Nasa Constitution po yan eh. Article 3, Section 20 ng ating Constitution, it says that no person shall be imprisoned for debt. Totoo po yan. Pero pag ikaw ay nag-issue ng cheque, at yung cheque na yun ay worthless, yun ang pwede kang makulong. Hindi dahil hindi ka nagbayad ng iyong utang, ikaw ay makukulong dahil ikaw ay nag-issue ng isang checking worthless. Ang batas, ang pinapanis ng batas doon, kaya ikaw ay ikukulong dahil nag-i-issue ka ng isang cheque na magkakaroon ng circulation pero worthless. So pinoprotektahan ng batas ang integrity ng financial system ng bansa.
So ikaw ay mapupulong hindi dahil sa utang. Ikaw ay mapupulong dahil nag-issue ka ng isang cheque na worthless. Yung po yung pagkakaiba. So ang tanong, dapat po ba pag-uutang na lang ako, attorney, wala na lang po akong cheque? Oo nga. Eh bilang abogado, kung ako po yung, kung kliyente ko po yung nagtatanong na yun, I will say na mas maganda na if you will obtain credit or mangungutang ka, promissory note na lang ang i-issue mo. Pero pag ikaw ay nag-issue ng cheque at yung cheque na yun ay tumalbog, ay naku, pwede kang pailan ng BP-22 case. Ngayon, ganito, maiba lang tayo, no, Arman? Yes, may sir. Mga tao kasi na ayaw magpautang kung walang cheque. Di ho ba? Oo nga. Kaya, ayaw ko magpautang. Pautang ako, papautangin kita, pero mag-issue ka ng cheque. E paano kung yung umuutang ay walang cheque? Yes. Ang ginagawa ng iba, merong kaibigan, mag-i-issue ng cheque para dun sa kaibigan nilang umuutang. Oo nga. Di ba? Nangyayari yan. Sabi niya, sige, pautangin mo ko, ito yung cheque ng kaibigan ko bilang security. Tama. At tinanggap ngayon nung nagpautang yung cheque. O after magkaroon na ng due date, ipinasok yung cheque. Tumalbog ngayon. Pwede po bang makulong yung tao na pumirma nung cheque na yon kahit hindi naman siya ang nangutang? Opo. Ang tawag doon ay accommodation party. Kaya ngayon, delikado po yun. Kaya kasi minsan sa atin, Arman, dahil sa gusto natin makisama sa ating kaibigan, pinapahiram natin ang cheque natin. Hindi natin alam na pag yung cheque na pinahiram natin ay tumalbo, ikaw mismo ay madidemanda bilang accommodation party. Under the BP-22 law, even an accommodation party who issues the check is also liable for that crime. So ang moral ng story, mag-isip-isip po tayo bago tayo mag-issue ng cheque. Opo. Pero yung sa tanong ni Grace Telano tungkol dun sa utang, no, nakakasuhan. Ano ang sabi mo kasi dito sa Pilipinas, kayo, korte, puro nakasulat, dokumento, pruweba. Ano ang pruweba na pwede kong ipakita? Yung promissory note o kailangan ba merong kontrata yan na pinagawa din sa abogado? Umutang lang sa akin ng 100,000. Papagawa pa ba ako ng dokumento, notary public? Anong mga ebidensya, dokumento na pwede kong gamitin laban doon sa hindi nagbayad ng utang? Well, of course, number one, as lawyers, we would recommend that there must be a loan agreement. Of course, di ba? To formalize everything, there must be a loan agreement. Kasi yung loan agreement is actually the contract of loan. Pero sabi mo nga, paano kung ang inutang lang ay 30,000, 20,000, o 10,000 lamang? Abay, papagawa ka pa ba ng kontrata sa abogado, magbabayad ka pa dyan, di ba? Kunyari, umutang ng 3,000. Magkano ang singil ng isang abogado para lang gumawa ng kontrata? So yung iba dyan, minsan, pareho, pautang ng 3,000, para naman magkaroon ka ng documentary proofs. Okay? Meaning, meron kang dokumento na magsasabing may utang talaga sa iyo yung tao. At least man lang merong certain, parang promissory note. Or kung kailangan wala mang promissory note. Kailangan ng notary public? Hindi naman po yun ang sinasabi ng batas. Kasi ang pagnonotaryo po ng isang dokumento, it only makes the document a public document. But the probative value of a private document is not diminished by the fact that it was not notarized. Kasi ebidensya pa rin naman po yan eh. Like for example, acknowledgement receipt. Kunyari, umutang ako sa'yo, Arman, ng 1,000 pesos. Gagawa lang naman akong acknowledgement ay natanggap ko ang 1,000 piso mula kay Arman at nangangako ako na babayaran ko siya. Tapos pinirmahan ko. That is enough proof. Wow. Opo. Okay. Ang tanong, paano kung walang dokumento? Nangutang yung tao sa'yo, tiwalaan, pinahiram mo ngayon, wala ka man lang pinapirma. In other words, there is no documentary proof of the
debt or yung utang sa iyo. Paano mo ngayon mapuprove na may utang siya sa iyo? Number one, kung meron kang witnesses that would prove or that would say in a sworn statement na nandun sila nung nangutang sa iyo yung tao, pwede mong paggawa ng affidavit yun na magsasabing nakita ko si Mr. A umutang kay Mr. B. Nandoon ako nung iabot ni Mr. B yung utang yung pera kay Mr. A. So kahit walang ebidensya ng utang, meron ka naman tinatawag na testamentary proof or based sa recollection ng isang credible witness. Ano po yung laging narinig yung salita na yon, affidavit? Ano po bang simpleng ibig sabihin ng affidavit? Well, affidavit is sa Tagalog, salaysay or sinumpaang salaysay. Yun ba yun? Yun ba yun? Yun ba yun? Yung sworn affidavit is a sinumpaang salaysay in Tagalog. So, ikikwento mo lamang doon kung ano yung naganap. At lagi ko mo, narinig yan, lagi ko narinig, affidavit of loss, affidavit of whatever, affidavit of, laging narinig, affidavit. Sabi ko, talaga marami. Affidavit of loss. Sa Tagalog, salaysay ng pagkawala ng isang bagay. Parang ganun yan eh. So, kunyari, affidavit of, tawag dito, well, yung ibang klase. Basta sinabi ng affidavit, salaysay po yun. Sinumpaang salaysay. Kumbaga kwento. Ganun po siya. Kapag nagsinungaling sa affidavit, ano po yung kaso na pag nagsumpang salaysay o nagsumpa ka, nagtestify ka, ano po yung... Ano yung kaso doon? May kaso ka niyan, pag ikay nagsinungaling sa isang tinatawag nating sworn affidavit, pwede kang kasuhan ng perjury dahil you made a false statement under oath. Eh, hindi po maganda yun. Pag ikaw ay nagsinungaling sa isang affidavit na pinirmahan mo at pinatunayan mo sa harap ng isang notaryo publiko at ikaw ay napatunayan na ang sinulat mo doon ay puros kasinungalingan, okay, pwede kang idemanda ng perjury. Yan po ay pinagbabawal ng ating Kodigo Penal o tinatawag nating Revised Penal Code. Iba naman yun sa Civil Code, ah. Yung Civil Code, these are civil laws. Pag sinabi mo namang Revised Penal Code, ito naman yung mga penal statute o yung mga kung saan mo mababasa yung mga iba't ibang krimen o iba't ibang offenses na pwedeng makumit ng isang tao. Parang abogado na ako, attorney, ha? Civil Code pang civil cases. Opo. Penal Code para doon sa mga criminal cases. Tama ba? Opo. Doon po kasi mababasa ang lahat ng definition of crimes and at the same time, what are the penalties for those crimes. Anong ibig sabihin ng common law wife? Ang common law wife sa ating batas ay isang babae na single na nakisama sa isang lalaki na walang benepisyo ng kasal. Okay. So ang tawag po sa kanya ay common law wife dahil hindi siya po ay nakikohabit o nakisama sa isang lalaki na hindi sumailalim sa proseso ng kasal. So ang tawag po doon ay common law wife. Bakit mahirap po sabihin yung Tagalog eh, masakit mamaya sabihin nagbubuli tayo. Mas maganda na yung term na common law wife. May karapatan po ba yung common law wife? Bilang tagapagmana po. Tagapagmana o sustento o may karapatan ba siya? Oh, sa sustento po ay meron po. Kung babasahin po natin yung Republic Act number 9262 o yung tinatawag na anti-violence against women and children, kapag ka ang isang lalaki ay hindi nagsuporta o siya ay guilty ng economic abuse doon sa kanyang kinakasamang babae, kahit hindi sila kasal at may mga anak siya doon, maaari siyang idemanda ng babae yung kahit hindi sila kasal. Sandali, attorney. Kasi ang batas... Ano yung abuse? Economic abuse? Meron palang gano'n. Meron na hong economic abuse, meron na hong tinatawag, hindi, ang abuse po kasi is a very generic word.
Merong economic abuse, yun nga po, hindi niya pagbibigay ng suporta. Meron hong physical abuse, kung inyong sinasaktan, yung inyong kapartner na babae, pwede kang idemanda niyan ng violation ng anti-violence against women and children. Now, makikita niyo rito na yung babaeng pwedeng magdemanda sa ilalim ng batas na yon ay hindi lamang limitado dun sa asawa. Pwede nga po kahit girlfriend mo pa lang, pwede ka nga pong idemanda ng violation ng RA 9262. O, yung tinatawag po, Sir Arman, yung tinatawag nilang stalking. Ha? Alam niyo po yung word na stalking. Yung isa po yun sa... Kaya nga, napakaganda nitong issue na to eh. Napakagandang basahin ng batas na yon sapagkat yon ay batas para protektahan ang kababaihan. Yan po yung batas, hindi pinoprotektahan niya ng kalalakihan. Ang kababaihan po ang pinoprotektahan niyan. So ngayon... Mali pala yung ginagawa ko. Bawal sa batas pala yung ginagawa ko. Yung executive producer namin, si Algie, ini-stalk ko lagi sa Facebook. Ako. Kasi nakalagay po dun sa batas, if I remember it correctly, anything that causes annoyance to the woman, eh pwedeng maging grounds para ikaw ay idemanda sa batas na yun. Imagine niyo, no, napakabigat ng batas na yun bilang protection sa mga kababaihan. So, we have to think about it seriously, lalo na sa mga kalalakihan na medyo ang feeling sa sarili ay machong-macho, kung sino-sino. Pag ikaw ay may nasaktan, sigurado merong cause of action yung taong nasaktan mo. Hindi man civil action, pwede kang birahin ng criminal action. Ngayon, balik tayo dun sa tanong. Meron bang karapatan ang common law wife sa mana? Ay, yun lamang po ang masasabi ko. Wala pong karapatan ang common law wife na mag-inherit. Kasi wala siya dun sa listahan ng Article 887 o yung compulsory heirs. So, ang common law wife cannot inherit from her common law husband. Kasi wala po siya dun sa listahan na binibigyan ng batas ng karapatan. Ang tanong, bakit? Attorney, bakit naman walang karapatan ang common law wife? Number one, the law discourages any form of extramarital affairs or illicit affairs. Di po ba? Bilang isang Catholic country, tayo po ay naniniwala na dapat ang kasal ay isang sagrado. Eh, di ba? Ang sabi nga natin the state recognized, sabi nga, the importance of a family. The state itself sa constitution. Ngayon, paano kung ganito? Attorney, ang isang babae at isang lalaki ay nagsama ng walang kasal. Okay? Nagkaroon ngayon sila ng bahay at lupa, okay, or may mga property sila. Ang tanong, wala, hindi sila kasal. Ang tanong, meron bang karapatan yung common law wife? Opo, dahil unang-una, kapag ang isang babae at isang lalaki ay nagsama, kahit hindi kasal, ang mag-govern sa kanilang relasyon ay co-ownership. Meaning, kung ano yung napundar nilang dalawa, sa mata ng batas, ito ay pag-aari nilang dalawa. So kung ang isa ay namatay, magkakaroon ng tinatawag na hatian. At dun mayroong karapatan ng isang common law wife. But then again, sa mga kababaihan na nakikinig sa atin, Arman, mas maganda at mas malaki ang karapatan ng isang legal na asawa. Hindi ko sinusumpatan yung mga babaeng napunta sa ganoong relasyon dahil alam mo, pag ang tao nagmahal, sabi nga ng Supreme Court sa isang desisyon, heart has reason of its own, which reason does not know. So, pero kung pag-iisipan natin mabuti, kung ang gusto mo ay magkaroon ka ng karapatan na ayon sa batas, ay mas maganda yung iyong relasyon ay legal. Ako, may anak akong babae, at bilang ama, ipapaliwanag ko sa kanya yung legal consequences of having a legal relationship sa kanyang magiging asawa. Pero matagal pa yun, ayoko muna, bata pa yung aking anak. Your last word, Attorney Delphine, para sa mga tagapanood natin. Well, unang-una po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, kapag ka po kayo ay nasa kalagayan
na akala nyo ay wala na kayong pag-asa. Lalo na ho yung mga nagpautang. At lalo na ho yung mga taong nagsasuffer ng kawalang pag-asa. Minsan ho iniisip natin, paano ko pa mapoprotektahan ang aking interes? Di po ba? Eh, lagi nyo pong iisipin na mayroong batas. Ang batas po ay ginawa para protektahan ng isang tao. You only need to understand what the law is. And also, do not be afraid, do not be ashamed na lumapit sa isang abogado. Kasi minsan sakit na rin ng Pilipino na, hindi, ganito yan eh, alam ko yan eh. Alam ko, ganito gagawin ko. And then, pagka nagka-problema na, tsaka lamang lalapit sa abogado, ay may malaki na yung problema. Eh, pwede naman na before ka mag-decide, di po ba, ikay lumapit sa isang abogado. Eh, may mga abogado naman na nagtitigay ng libreng advice, katulad ko, para sa'yo, sa programa mo, Arman. Ako na may nakahanda na kung may mga may problema at hindi walang kakayahang magbayad ng isang abogado, ay baka mapagtiyagaan naman ako, eh sa aking buong makakaya ay lulutasan natin ang kanilang problema. In final word ko, understand the law, do not be afraid of the law, and at the same time, give importance din sa mga abogadong tulad ko. Maraming salamat, Arman. Sana next time, ma-invite niyo uli ako. Maraming salamat. That is Attorney Rolando Delfin. Ito po si Arman Benko. Sasabi, hanggang sa susunod na Lunes, dito sa Peaceabilities in CBRC.tv. Bye!